Good morning mga ka-super, mga ka-tindera ko at mga ka-vlogger ko dyan, mga ka-single mom ko na rin dyan. Ayan, ang iyong tinderang vlogger ngayon ay namili ng mga debote. Magre-restock tayo ng mga debote natin dito sa ating sari-sari store. So, may nahihiram doon na kartilya guys dun sa bilihan ng mga debote at saka tri-bike. So, kartilya lang muna ang hiniram ko para mas madali siyang maipasok dito sa eskinita natin. Kasi pag yung tri-bike, napakahirap ipasok sa eskinita, lalo may mga nakapark sa mga dadaanan natin ng mga motor. So, first bus lang ito guys. So, nakatatlong bus tayo nyan. Nakatatlong balik tayo. So, hindi ko na-videohan pa ang iba nyan guys. Ayan, napagod ang tinderang vlogger. Hinapuyan na sobra kasi diba, nakakapagod naman talaga magtulak, maghila, tapos bubuhatin mo pa siya. So, kailangan natin talagang kumilos kasi hindi naman pwedeng hintayin muna natin maubos yung items bago tayo kumilos, diba? Wala tayo may benta. So, ito na guys yung ating mga restocking ulit sa ating mga RC Mega. Ayan. Yung dalawang case guys, tapos yung natitira lang kasi natin na RC Mega is yung limang piraso na yan, tapos meron tayo sa ref na 4 pieces, so bali 9 pieces. Tapos tatlong case ng ating Red Horse Mucho, ayan, tatlong case yan guys, kaya nakatatlong balik din ako. Yung ating mga Pilsen Grande halos hindi na talaga siya umuusad. Tapos isang case ng Juicy Lemon natin na malaki, ayan. So, ayan guys, napagod tayo sa pagbubuhat, di ba? Ang hirap. Kasi kahit nasabihin mo na kartilya yung gamit natin, ang hirap pa rin pala, di ba? Kasi yung paghihila-hila mo, kasi inihila ko siya, mas mahirap kasi pag itulak siya, yung paharap sa'yo, itutulak mo yung kartilya, mas mahirap. Lalo na dalawang humps yung dadaanan dito sa daan, pa-uwi dito sa amin galing dun sa bilihan ng debote. Malapit lang naman, kaya lang talagang mahirap talaga. Lalo mga debote yan, di ba, mabigat. So, kahit na dun sa dalawang humps kasi na yun, guys, yung nakaharang lang dun is yung goma. Yung alam niyo yung mga goma doon sa mga ginagamit sa mga malalaking truck, parang pinahaba lang nila yun, nakaharang doon. So, ang hirap niyang palampasin doon, padaanin, kasi nga mabigat. Tapos, pagka idadaan kong hihilain ko yung kartilya, talagang sumasama talaga yung nilagay nilang humps. Tapos, ayan, tapos dito pa sa eskinita namin, di ba? Ang hirap, so tatlong balik talaga ako. Tapos ang init pa, ang hirap nang walang mautusan. Tapos kahit nasa yung anak ko naman kasi wala rin dito, start ng Friday ng gabi umalis na siya, so ang balik pa niya baka mamayang gabi dahil Sunday ngayon or baka bukas na Monday. Kaya lang guys, kahit na nandito yung anak kong yun, yung panganay ko, hindi ko halos inaasa lahat sa kanyang pag-uutos kasi alam nyo ba, ang hirap ngayon ng mga kabataan, no? Talagang iba yung mga pag-uugali. Ang hirap madalas na mag-utos. Pahirapan pag-uutos. Tapos palagi pa may maririnig ka na reklamo. Samantalang siya naman, nakamotor naman. Ako, mas mahirap sa akin mamili kasi nga lakad lang ako. Kahit nasabihin mo malapit lang dito lahat ng mga bili, pamilihan dito sa amin. Ang hirap ng maglakad. So, dapat talaga guys is mamimili ako ngayon doon sa suki ko ng grocery. Kaya lang hindi tayo natuloy bukod doon sa walang may iwan dito sa tindahan. Kasi dapat ihiramin ko yung bunso ko doon sa mama ko para magbantay dito sa tindahan. Kaya lang, yun naman problema ko yung paglalagyan ng aking mga bibilhin. Kasi hinihiram ko sana yung bike nila mama, yung tri-bike nila, kaya lang busy palagi yung tri-bike nila dahil nga yung uncle ko, yung kapatid niya, nagdi-deliver palagi ng yelo dun sa may palengke. Mahirap naman sa akin na mamili ng maglalakad nga, syempre, baka hindi natin kayaanin yung mga bibilhin natin.
lalo na medyo marami-rami. So, ayan. So, wish ko lang, sana lang eh, si mama eh, mamili ngayon dahil Sunday nga. Sana mamili siya doon dahil nga yung suki ko na grocery, isa yung suki namin dalawa. So, Sunday ngayon, baka sakaling mamili, diba? Ayan, kasi pag namili siya, doon, nagpapasabay ako sa kanya, nagpapadala ako ng listahan, tsaka pera para maisabay ako kasi gamit naman is drive-by, tsaka yung driver naman niya is yung uncle ko, yung kapatid niya. So, yun guys, update ko kayo kung meron man nakaku, kung mamimili man si Mudra mamaya, mag-update ako sa inyo. So, sa ngayon, magluluto muna tayo ng lunch natin dahil 10:30 a.m. na, nag-start tayo na mamili ng mga libote 9:30. Natagalan tayo sa paghila-hila tsaka pagbuhat-buhat. Ayan. So, tapos may mga nabili pa. Tapos, ayun, tatlong balik pa tayo. So, ayun lang guys. Update natin yan mamaya guys. So, see ya later. So, ayan guys. Kagaya na sinabi ko, baka mamili ka ako si Mudra. So, tumawag siya sa akin ng mga 1 p.m. yata yun. So, kung meron daw ako ipapabili, isipad, mag-ilist ako na rin daw dahil pupunta nga siya dun sa suki namin na grocery. So, ayan guys, meron tayong price increase update sa ating mga V-Cut at saka sa Piatos. So, lahat ito guys, i-haul ko sa inyo yung ating mga napabili kay Mudra plus yung mga presyo ng bawat items. So, heto lahat guys, yung mga napabili ko kay Mudra, di ba? Mabigat yan, kaya kailangan ko talaga ng tri-bike sana para mabit-bit ko yan lahat kasi hindi natin talaga yung kakayanin kung maglalakad lang tayo, di ba? Yung mga nakabox na to guys, ito yung mga sabon, yung kagaya ng mga sabon at saka shampoo, yung mga powder na sabon, ayan. Mag-umpisa tayo guys sa ating mga V-Cut. 5 pieces ang pinabili ko kay Mudra nito. Ayan, so, ang isang piraso ng V-Cut guys. So, ayan, bali yung V-Cut natin each is 14.70. Dito naman tayo sa Piatos. 5 pieces din itong Piatos green natin. So, ayan guys, yung ating Piatos na green, 14.30. Ayan, so bali mas mahal talaga yung V-Cut ng 40 centavos kaysa sa ating Piatos. Dito naman tayo sa ating Waffalo Choco, 5 pieces din ang pinabili ko niya kay Mudra. Ang Waffalo each natin is, ayan, 10.80 each yung Waffalo Choco. Tapos isang balot ng ating breadstick na blue, ayan, Nissin breadsticks. Ang ating Nissin breadsticks, isang balot is 51.80. Tapos, tig-iisang kahan ng Marlboro Red, Marlboro Blue, at saka yung Marlboro Lights natin, meron yan guys. Natabunan lang siguro ng mga grocery. Ayan, tig 136 per kahan yan. Yung combi natin, isang balot, yung combi choco, triple choco yan guys. Mabenta sa akin yan. So, dalawang balot ang pinabili ko nito guys. Bali, ang isang balot nito guys is yung ating combi triple choco, dalawang balot, isang balot, 53.20. Isang balot ng Hansel Chocolate Sandwich. Ayan yung ating Hansel Choco. Isang balot is 53.25. Tapos sa Lucky Me Spicy Labuyo Beef natin, each is, yung Lucky Me Hot Beef natin, 9.10 each. So, ang bentahan ko na nito guys is 12 pesos each. Tapos 5 pieces ng Pancit Canton Original. Ayan, hindi kasi fast moving sa akin yung ganito, kaya 5 pieces lang. Lucky Me Pancit Canton Original natin is 13.25. Isang balot ng Max Candy Red is, yan, yung Max Cherry Candy is 36.95 isang balot. Tapos, isang balot ng Ajinomoto, guys. So, yung nakalagay dito, guys, na 3 pesos. Diba? Sa ano lang yan siya, sa company price yan. Kasi minsan yung iba na pagkakamalan nila ng price daw yan sa tindahan. Syempre, sa company price yan. So, yung bentahan natin ng Ajinomoto, guys, ng 10 grams is 5 pesos. So, yung puhunan nito isang balot, guys, is, yan, Ajinomoto 10 grams, 18 pieces. So, yan, 46.35 ang puhunan niya sa isang balot. Ito naman tayo sa ating mga dato puti soy sauce. Meron kasi tayong pinabili dyan ng 10 pieces ng 200 ml at saka 100 ml 10 pieces din. So, sa dato puti soy sauce natin, 200 ml, 9.90. Ang pintahan ko nito, guys, is 12 pesos lang. So, meron lang akong 2.10 cents sa isang piraso.
99 lahat yan kasi 10 pieces. Tapos, dito naman sa ating dato puti 100, soy sauce 100 ml, 10 pieces din. So, dito is 6.15 each. So, ang bentahan ko nito guys is 9 pesos na. Ayan, 61.50 lahat yung 10 pieces. Sa ating RC cute natin, sa iba raw nabili ng mama ko, kaya ayan, wala siyang naibigay sa akin na resibo. Ang bili daw is 115 per case. Mas mura ito dun sa ibang nabilang ko guys. 110 lang. So, itong nakabox nito guys, kagaya ng sabi kanina, ito yung mga sabon naman siguro yung loob nito. Ayan, mga sabon at saka yung shampoo. So, buksan muna natin siya. So, dito tayo sa Colgate Fresh Confidence. So, itong violet na to guys, first time ko magtinda kasi may mga naghahanap sa akin lagi. Wala naman akong tinda kundi yung red lang na Colgate. So, ang isang tie nito guys is, ayan, yung isang tie niya guys, yung nakalagay dito guys is dalawa. Kasi sa ang presyuhan nila doon guys, bali half lang na tie. Kaya dalawa yan kasi isang tie. So, ang isang tie niyan is 12 pieces. Ayan yung price niya. Ayan. So, 100.70 centavos. Ang bentahan ko nito guys is 12 pesos each. So, dito naman tayo sa Palmolive shampoo natin. Yung green, isang tie. Ayan. Tapos, yung ating pink is isang tie din. Ayan. Kung napapansin ninyo dito sa resibo natin, ang price nila, ang ano niya, per tie nila guys, ang kalahati kasi niyan is 33.90 kalahating tie, kaya 67.80 isang tie. Dito naman tayo sa Champion Bar natin, dalawang haba na diputol is, so ayan, Champion Bar Supra White 19.35 bawat isang haba na bar. Itong color powder na violet natin, isang tie naman nito guys is bali ang computation nila doon guys per piece. Kaya 4.75 each. So, yung isang tie niya is 6 pieces. Kaya 28.50 naman yung kanyang isang tie. So, yung Silka Orange natin na sabon guys is per piraso niya is, ayan, Silka Papaya Soap each 16.25. Ayan. So, 10 pieces ito lahat, guys. Kaya, 162.50 lahat. So, dito naman tayo sa ating mga surf powder. Same price lang naman yan, yung yellow at saka pink. Ayan. So, yung price niya, guys, is, ayan. Ang computation nila, guys, doon, ayan, ng mga powder is per piraso. Ayan. Kaya, 5.80. So, tatlong tie. Sa isang tie is 6 pieces. So, bali, 6 na tie pala yan lahat. Kaya, 36 pieces. Ayan. So, lahat-lahat is 208.80. So, ayan guys. So, sana sa mga baguhan ng mga nagsasari-sari store, nakatulong yung ating vlog for today. Kasi, kailangan natin ng always check sa mga resibo, sa mga pinamili natin. Kasi, halos araw-araw, nagtataasan lahat ng mga bilihin. So, hanggang dito lang ang ating vlog for today, guys. Thank you for watching, guys. And see you on my next vlog. Bye-bye. Please subscribe to my second channel and follow me and like to my everyday Scottish vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari Business.